Habang naglalakad si Shinobu sa Infinity Castle ay nakaamoy siya ng dugo. Pinuksan niya ang isang pinto at nakita niya ang bangkay ng mga babae kasama ang second upper demon. Dito ay nagtagpo na si Shinobu ang user ng insect breeding at si Douma na second upper moon demon. Biglang bumalik sa alaala ni Shinobu ang pagkamatay ng kanyang ate na si Kanae. Pinapaalis na ng ate niya si Shinobu sa Demon Hunters dahil gusto nitong makaranas ng normal na buhay si Shinobu. Ayaw ni Shinobu na umalis sa Demon Hunters hanggat hindi nito napaghihiganti ang ate niya. Bago pa malagutan ng hininga si Kanae ay binanggit nito ang itsura ng nakalaban niya. Isang demonyong may mantsa ng dugo sa taas ng kanyang ulo, laging ngumingiti na may kalmadong pananalita, at ito nga ay si Douma. Humingi ng tulong ang isang babae, at pinapatahimak naman nito ni Douma, nang biglang inatake niya ito, ngunit nailigtas ito ni Shinobu. Pero nahiwa pa rin ito ng pag-atake ni Douma kaya namatay pa rin ito. Sinabi din ng ate niya na may sandata itong bintong pares ng matalas na pamaypay. Doon ay napagtanto ni Shinobu na si Douma ang pumatay sa kapatid niya. Si Douma ay isang demonyo na ang tanging kinakain lamang ay babae. Sinabi ni Shinobu na nasa tamang pag-iisip ka ba? At nakakasuka daw si Douma. Tumugon naman si Douma na bakit ang lupit mo sa akin kahit ngayon lang tayo nagkita, dagdag pa nito ay kung may gusto kang sabihin, ay makikinig ako. Pag-alit na sinabi ni Shinobu na hindi mo ba nakikilala ang damit na ito, ikaw ang pumatay sa aking kapatid. Naalala ni Douma si Kanae ang user ng flower breeding at sinabing napakagandang babae niya, sayang lang at hindi ko siya nakain dahil paumaga na raw noon. Nagulat si Douma nang bigla siyang tinusok ni Shinobu sa mata, sinubukan niyang pigilan ito ng kamay niya pero hindi nito nagawa. Humanti si Douma ng pag-atake kay Shinobu, sinabi ni Shinobu na sobrang lamig at kayang pumiraso nito ng baga. Sinabi ni Douma na mabilis naman ito kaso hindi daw kayang pumatay ng demonyo ang pagtusok lamang. Tumugon si Shinobu na hindi man kita kayang patayin sa pagtusok, paano naman kung may lason ito. Biglang kumalat ang lason sa mukha ni Douma, bigla itong nagsuka ng dugo at sinabing mas malakas daw ang lason na iyon, kumpara sa ginamit niya doon sa bundok. Nagulat si Shinobu at bakit alam nito ang tungkol sa lason, yun pala ay nagbibigayan ng impormasyon ang mga demonyo. Habang umuubo si Douma ay sinabi nito na pasensya na mukhang napatay ko ang lason sa loob ng katawan ko. Sinabi ni Douma na gumagawa ng kakaibang tunog ang espada ni Shinobu, at tinanong kung doon daw ba niya hinahalo ang lason. Tanong pa nito ay gagana kaya sa palagay mo ang susunod mong lason. Inasahan na pala ni Shinobu iyon dahil ang kalaban nga niya ay isang upper moon demon. Pinakita nga dito na panglimang lason na raw iyon pero hindi rin daw umeepekto sa kanya, at habang tumatagal ay pabagal ng pabagal ang pag-epekto nito kay Douma. Hinihingal na si Shinobu at iniisip niya na ganoon pala ang lakas ng isang upper rank dahil ang mga lason ay walang epekto, at hindi raw tama ang pag-develop ng katawan ni Douma upang malabanan ang lason. Sinabi ni Douma na nakakaramdam na ng pananakit ang baga ni Shinobu dahil tinamaan siya ng teknik ni Douma. Ang kapangyarihan ni Douma ay ginagawa nitong hamog ang pinatigas niyang dugo at ikakalat naman ito ng kanyang pamaypay. Sinabi ni Shinobu na delikado ang makalanghap pa nito kaya ibibigay niya na lahat ang lason sa pamamagitan ng maraming pag-atake. Sinabi ni Douma na si Shinobu ang pinakamabilis sa lahat ng nakalaban niyang has hero, maya-maya ay pinakitang nahiwa si Shinobu sa kanyang katawan. Sinabi ni Douma na maaaring manalo si Shinobu kung puputulan nito ang leeg niya dahil mabilis naman ito, at biglang tumawa si Douma dahil hindi raw pala pwede iyon sapagkat maliit daw si Shinobu. Biglang napatanong si Shinobu kung bakit maliit ang kanyang katawan at naalala ang gustong ipahiwatig sa kanya noon ng kanyang ate, kung bakit gusto siyang paalisin sa Demon Hunters dahil hindi siya mananalo kay Douma. Nakabuo ng ilusyon si Shinobu sa loob ng kanyang isip, at sinasabi ng kanyang ate na kung gusto mo talaga matalo ang demonyong iyan, ay gagawin mo ang lahat para manalo kahit na ano pa man ang maging kapalit. Inaasar pa ni Douma si Shinobu nang biglang tumayo ito at tumingin ng masama kay Douma. Sinabi ni Douma na malaki na ang pinsala ni Shinobu sa loob ng katawan niya at hindi na siya magtataka kung mamamatay ito dahil sa kaubusan ng dugo. Naghanda ng pag-atake si Shinobu at sinabi sa sarili na may pag-asa siyang manalo kung makakapaglagay siya ng lason sa leeg ni Douma. Biglang umatake na nga si Shinobu sa lahat ng direksyon at nag-iiwan ito ng kasiraan sa tulay na kahoy. Hindi mabasa ni Douma ang pag-atake nito, at napunit nga ang damit ni Shinobu hanggang sa matusok nito si Douma sa leeg at mapunta sa kisame. Pinakita nga na nakangiti si Douma at nagtataka si Shinobu bakit hindi pa rin gumana ang lason kay Douma. Papabagsak na Shinobu sa baba nang biglang sinalo at niyakap siya ni Douma, biglang sinabi na napakaganda ng ginawa niya. Hindi niya inaasahan na aabot si Shinobu ng ganon kahit na mas may talento sa kanya ang ate niya. Kahit na nga ba alam ni Shinobu na kahit anong gawin niya ay walang kwenta ay nagpapatuloy pa din siya.
Dagdag pa ni Douma ay hindi raw karapat dapat si Shinobu na kainin kaya magsama na lang daw sila habang buhay. Tinanong ni Douma kung may gustong sabihin pa si Shinobu bago mamatay at sagot naman ng insect peeler ay mabulok ka sa impyerno. Biglang dumating si Kanao at nakita niya nga si Shinobu sa kisame na yakap-yakap ni Douma. Tinawag ni Kanao ang kanyang master at nakita ni Douma na may sinenya si Shinobu. Nagulat si Kanao nang mabitawan na nga ni Shinobu ang kanyang espada. Sumugod si Kanao ngunit nakaiwas si Douma at sinabing huwag siyang atakingin habang humihigop siya ng tao. Galit na galit si Kanao habang pinapanood niya si Shinobu na hinihigop sa loob ng katawan ni Douma. Pinakita nga dito na tanging hairpin na lang ni Shinobu ang natitira at doon na nga nagwakas ang buhay ni Shinobu.